Guys, welcome back to my channel. So for today's video, we'll be talking about the 10-step Korean skincare. Grabe, yung kapatid ko, yung pinsan ko, yung mga kaibigan ko, lahat sila nagtatry na. So parang ako, sige, try din natin. So if you wanna know more about this very trendy skincare regimen, kung ano yung mga products na natry ko, pros and cons, and of course, gaano ba siya katagal gawin since 10-step nga. For all of those, please keep on watching. Nakatapos ko lang mag-film ng makeup tutorial, guys. And as you can see, naka-full face ako ngayon. Kaya napag-isip-isip ko na since it's time to remove my makeup, ngayon ko na lang din i-share yung mga products na tinatry ko. I have tried different products, guys. Hindi ko pa lang siya ni-share kasi gusto ko kung i-share ko. Sure ako na parang okay naman siya sa face ko. This Korean regimen is very much different dun sa nakasanayan ko na Western. Kaya ayan, today I'll be sharing with you yung mga products na nag-work naman sa akin. Pasensya na, guys. Ang dami kong anes. But let's proceed to the demo. So, sa banyo ko lahat gagawin to since kailangan kong mabasa. First off, we have this Vanilla Co. Cleanit Zero na cleansing balm. Balm siya kasi pag in-open mo, alam mo yung pag yung mantika nakatulog na, ganun yung itsura niya. Pero ang maganda rito, pagka meron ka ng warmth dun sa kamay mo, natutunaw siya, mabilis siya matunaw. So, ito, nakaubos na ako ng isang ganitong kalaki din na tub. And I must say na maganda talaga siyang pang-remove. Kahit gaanong kakapal yung makeup mo, kaya niyang tanggalin. After the first step, we have the second step, which is cleanser. And ito yung gagamitin natin today. X Low pH Good Morning Gel Cleanser. Good morning siya, pero pwede mo naman siyang gamitin sa gabi. Hindi ko alam kung tama yung pagbasa ko kung COSRX. Yung iba sabi COSRX daw, parang ganyan. Pero doon sa mga nabasa kong reviews, ginagamit din nila kahit gabi. Kaya lang, parang paggabi, dinodoble nila yung pagwawash ng face. Parang double cleansing with this one. Hindi naman ako nahirapan tanggalin yung aking makeup. Hindi ito katulad ng Cetaphil na hindi bumubula. Ito bumubula siya, pero hindi yung katulad ng bula ng iba. For the third step, we have exfoliation and we have the Skin Food Black Sugar Mask Wash Off. And ito, guys, holy grail to ng maraming tao. As in, maraming nagre-rave nito. Pag in-open mo siya, amoy asukal na parang may lemon na kasama. Tapos ganyan siya o may balm. Ang napapansin ko pagka nilalagay mo siya sa face mo, medyo natutunaw yung pagka-oil niya. Now yung pagkabasa ng face mo after mo mag-cleanser, huwag mo munang pupunasan yun. Ito naman, kukuha ka dito, tapos imamassage mo. You leave this one for 10 to 15 minutes on your face and then you wash it off. Going to show you, let's go to the CR. Huyo ko ako kasi ipinatong ko lang sa faucet. Baka mahulog pa tong camera ko. Kukuha ako dito sa tub ni Vanilla ko. Ayan siya. Guys, may kasama tong spatula. Ako, kumukuha lang ako mag-isa. So, ayan yung gagamitin ko sa face. Buong face na yan. Meron pa nga akong falsies today. Pero, tanggal yun mamaya since melt naman yung room. Ayan siya. Apply lang natin. Una, ikinakalat ko muna siya. Now, pag naikalat ko na, saka ko siya imamassage. Circular motions. Ano nangyayari dyan? As you can see, oh, natutunaw niya yung makeup. And alam kong natutunaw niya kasi nakikita ko na yung pagkapula ng mukha ko. Now, after niyan, isasama ko na yun sa eyes. This will get messy. As you can see, hindi ko kailangang hilahin yung lashes ko, yung faux lashes, kasi itsura ko. Natatanggal siya nung balm. Dinagamay ko na din yung lips. Yung suot ko ngayon, this is Kylie. Itsura ko naman ngayon, no? Ito dapat yung screen cap. Ayan. Masage siya din sa neck. Pagkatapos niyan, hindi mo siya iwa-wipe. Ina-emulsify siya with water. Ibig sabihin nun, kuha ka ng water sa faucet and then i-rub mo sa face mo. Ito na yung state na nakikita mo na natatanggal na yung makeup talaga ng bongga sa face. Kasi, na-emulsify siya. Now, this is my true being. Kita niyo na mumuli na yung mukha ko. We're going to use yung cleanser. Si Low pH Good Morning Cleanser ni COSRX. Ayan. Ganyan kakunti lang yun. And okay na siya. After the cleanser and while my face is damp, hindi ko pa pinupunasan yan, we're going to use this Skin Food Black Sugar Wash Off na mask. Kukuha lang din ako katulad ng pagkuha ko kay Vanilla ko and ayan, ito okay na siya, ganyan kadami. And imamassage ko siya sa face. Pero gently, guys, ha, let the mask do its work. Huwag yung irarab ng sobra kasi masakit siya dahil meron siyang bits ng asukal o sugar. What I do, I concentrate dun sa area na visible yung pores ko o parang malaki o enlarge yung pores.
habang nagmamaganda ka, mag-wait ka ng 10 to 15 minutes. Pero ako, tapos na yung pag-wait ko. And kahit naman matapos mo yung buong 15 minutes, huwag kang umasa na matutuyo siya ng bongga. Kasi para siyang oil na binatong sa face. So parang gano'n lang din kanina nung nilagay ko siya. Ganyan ba rin yung itsura niya kahit nakailang minutes na. So let's remove it with water, of course. Hindi mo siya pwedeng gamitin lagi kasi ikaw ba naman magrarub ka ng sugar na parang nilagyan ng oil. Nakakanipis siya na balat kasi abrasive pa rin siya. So, pagkakatapos talaga, sobrang smooth talaga niya. Pagasan ko lang yung aking lashes kasi reusable to. And huwag kayong mag-alala kasi iniisipin nyo pag nalagyan ng balm, hindi na pwedeng gamitin since nalagyan siya ni vanilla ko. Pero hindi, pag nilublo mo siya sa 99% na alcohol, matatanggal yung glue, matatanggal yung grease. So, okay uli. And I am back guys, this is the real me. Tanggal na lahat ng makeup. Ginamit ko yung first 3 steps. And yung 3 steps na yon, it took me around 20 minutes to do. So, yun palang 20 minutes na. Around 2 minutes kay vanilla ko and then 15 minutes kasi ginamit ko si sugar mask and around 3 minutes for the third step dun sa cleanser. Tumaba na po ako kasi wala na akong contour pero yan talaga yan. Now we're going to do the fourth step. Fourth step is toner. So ito yung magtatanggal ng mga hindi natin natanggal yung nag-wash tayo ng face. Pero mukhang duda ako na walang hindi natanggal dun dahil nag-exfoliate din ako. We have this one step pimple clear pad from Cosrx and this one is the Sun and Park Beauty Water. Ito si Sun and Park, may malaki pa nito guys ha, kaya maliit na version pa lang yan. I'd say if you are dry, you can go with this one from Sun and Park Beauty Water. Pero kung katulad ko, mas masasuggest ko ito si One Step Pimple Clear Pad kasi nga ako ay oily combination and also acne prone. Itong si Beauty Water, you can use it two ways. Papatak mo lang siya sa face mo and then you parang pat it. Parang ipapa-absorb mo lang siya sa skin. Or paggabi, since may tinatanggal ka, you get a cotton pad, maglagay ka ng konti. Yun yung pwede mong ipampahid sa face and pantanggal na iba pang dirt. Pero ako guys, ito nga yung ginagamit ko. Ayan siya. Tapos, ito na lang yung natitira sa akin. 60 pads yung laman niya sa loob. Hindi ko alam kung may mas marami pa nito. Or sorry pala, 70 pads pala siya. Pero ayan na siya. I am more than halfway through. Hindi katulad kay Sun and Park yung Beauty Water. Ikaw yung magpo-provide ng cotton pad. Ito, meron na siya. And dalawang side yan. Isang side, parang ribbed siya. So, yun yung pang exfoliate. And yun yung isang side, parang diretso lang siya or parang plain lang. So, pang cleanse, exfoliate, and treat breakouts daw siya. Okay naman siya. Hindi ako nabibreakout sa kanya. Pero hindi ko siya nakita na tipong katulad ng iba na parang natutuyo niya yung pimple. Ito hindi naman, pero at least hindi ako nagkaka-pimple. Actually, kung nagtitipid ka, pwede mong i-cut itong isang pad na to sa dalawa, yung isa sa umaga, yung isa sa gabi. Kasi sa totoo lang, masyado siyang basa. Kasi ang nangyayari, ginagamit ko siya, parang antagal niyang matuyo, syempre gusto ko yung laman ng pad mapunta sa face ko, hindi doon sa pad. So, ginagawa ko na lang, hindi ko tinitigilan na i-ganyan, hanggat hindi siya natutuyo kasi nanginginayang ako dun sa matitira. Syempre, sama mo din yung neck. Pero sa totoo lang, parang wala akong makukuha ngayon kasi nga nag-exfoliate and all. Tatlong beses yung paglilinis ko kanina. Sa neck ako may nakuha, so ayan na siya, yung may dumi. Dito ko nakuha yan mostly. But that's it. Ang ginagawa ko before ako mag-proceed sa susunod, hinihintay ko muna na ma-absorb siya ng skin. Kung gusto mo rin mabilis na matuyo, yung iba nakikita ko na parang pinapat nila, hindi pala tapat sa face. Now for the next step, we have essence. So ito sila, kinukuha ko lang. Benton's Nail B High Content Essence and this one from Cosrx Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Itong dalawa na to, depende sa preference nyo. Itong si Benton na High Content Essence, hindi siya ganun ka-sticky katulad ni Cosrx. Ito kasing si Cosrx, pag ginaganyan mo, talaga makikita mo na nagdidikit siya sa kamay mo. Pero hindi naman yung parang glue na ginaganyan mo. Makikita mo lang na mabagal siya o nag-a-adhere siya sa fingers. Ang gagamitin ko ngayon is si Benton kasi mas madaling matuyo to. So, 2 pumps sa akin. Ilalagay ko siya sa fingertips ko tapos itatap ko na ganyan. Pero sa totoo lang, nung nag-uumpisa ako na ganito, na parang mas maganda daw kasi pag tinatap, maganda daw yung pagka-absorb. Pero na-anxiety yung gusto ko na lang ganito yung mukha ko. Pero yun. Mas mabilis kasi pag nagmamadali ako, ganyan na yan mga bes. Also sa neck, wag natin kalimutan. Pero yung 2 pumps na yon medyo madami na yun kasi nararamdaman ko pa rin siya sa face ko. Now, dito ka na mag-tap pagka nagpapatuyo ka. Again, before I proceed dun sa susunod na step, sinisiguro ko na kahit paano na-absorb na siya. Malalaman mo naman kasi hindi na siya ganun ka-sticky. After the essence na heart daw ng Korean skincare, we're proceeding with the serum or the 7th step. This is from Innisfree. It's the Green Tea Seed Serum. Enriched with fresh green tea seeds and squeezed green tea from the pure Jeju Island. Napaka-famous si Jeju Island sa mga Korean novela or K-drama. Yun na yung tawag sa kanya ngayon. To deliver abundant moisture and nourishment deep into the skin. It comes with a pump, merong protector, and pag nilagay mo siya na ganyan, tumutulo siya. So, 2 pumps as well, tapos lagay natin sa kamay ko.
And then, kung anong ginawa ko dun kay Essence, ganun din yung gagawin ko dito kay serum. Itong si Innisfree, kung hindi ka mahilig sa mga matatapang na amoy, pero sa akin, pleasant siya and kaya ko itip. Baka hindi mo siya mabet. Pero sa akin, gusto ko siya. Gusto ko yung amoy niya. And also, sa neck, kailangan daw pataas. Ito, mas matagal siya matuyo kaysa dun sa Essence. Siguro dahil kaya matagal siya matuyo, dahil ang dami nang nasipsip ng skin ko, hindi na siya ganung kadaling sumipsip pa. Parang lupa lang yan. Kinumpara talaga yung mukha sa lupa. Siyempre, pag yung lupa, moisturizer, parang puno siya ng tubig, babaha na. Or hindi ganung kadaling makasipsip ng tubig. Ganun. Itong level na to, nararamdaman ko na yung pagka-sticky niya. As in, ayan o, naririnig nyo naman yung sound. For the next step, we have mask. Ito kahit ano na mask yung gamitin mo. So, iba-ibang klase na mask. Meron for troubled skin, acne prone, ano pa ba. For deep moisturization, may snail, may cotton, may pearl, kung ano-ano yung ginagamit nila sa mask. But for today, we'll be using, or I'll be using pala, this Cosrx Olim Holy Moly Snail Mask. And depende kung gaano katagal dun sa mask na gagamitin mo, it says here 15 to 20 minutes. May kulay yung mask, kulay light orange. Sabi nila yung tamang paggamit dito, hindi mo gaganyan. Pero ganito yung ginawa ko. Una muna magkakat ka ng konti, yung maliit mo na sa dulo, isi-squeeze mo yung laman niya or yung content niya, tapos ipapahid mo sa face mo na ganun. Before mo ilagay yung mask, para walang sayang, walang tapon. O kung hindi mo naman ginawa yun, diniretso mo yung mask sa face mo, syempre may matitira pa rin na liquid dun sa loob ni mask. Pwede mo siyang gamitin, ayan, pati kilay ko nasama. Pwede mo siyang gamitin sa mga siko, sa tuhod, sa leeg, o yung mga drier areas. Nakalimutan ko kasing ilagay sa ref, pero masaya to pag malamig. Tapos, ilalagay mo na siya na ganyan. Wait lang po. Ayan, parang ganun. Alam niya yon, ang daming alam ng mga Korean, pero wag ka, patok naman sa ating mga Pilipino. From K-drama to K-beauty, talagang ang daming bumibili ngayon. Binuro natin sa eyes. Okay, so patayin ko muna, palit ako ng battery, and I'll be back later. So, habang naghihintay ako, phone lang, ganyan, o nanonood ako sa YouTube, pero hindi mo kailangang tuyuin yan, kailangan mo lang sundin yan sa packet. Tapos yung mga aso ko takot sa akin, kasi hindi nila ako makilala. Ayun siya, pag-close up. 15 minutes na kasi kaya kailangan ko na siyang tanggalin. Hindi reason na parang basa pa siya, so pwede mo pang ipag-state tas hanggat sa matuyo. Sabi nila, hindi daw pwede yun kasi anong nangyayari, instead na mag-iiwan ka ng nutrient or ng moisture, na really nutrient, pero parang ganun na rin, ng moisture sa face mo, parang nasisip back niya pagka natutuyo siya ng todo. So yung sobra dito, pwede nating ikuskus again dito sa ating elbows, ganun, o kung san-san man. But anyway, before natin ikuskus kung san-san man yan, itatap mo yung natira sa face mo, hindi mo siya iwawash. Kasi ang akala ko din before, kailangan mo siyang iwash. Pero diba, sayang yung nilagay mo na iba kung kailangan mo siyang iwash. Sabi kasi nila, next step daw is eye cream. So this is, I think, the 8th step. Pero kasi ako, inuuna ko itong moisturizer. So ang gagawin ko ngayon, unahin ko muna si moisturizer. This is from Mizon. It's the multifunctional formula, all-in-one snail repair cream. And kukuha lang ako, medyo madami ako maglagay ng ganyan. Tapos kung medyo sobrang hygienic ka, pwede ka again gumamit ng spatula. Pero ako, okay na yun. Tapos, balik na naman tayo sa pat-pat. Hanggat sa ma-absorb. Pwede mo raw ganyan, ganun-ganun, pero kasi wala lang. Mas nakaka-anxiety siya pagka ginawa ko ng ganun. We have the eye cream. This is the Mizon Snail Repair Eye Cream. And hindi ko siya mabuksan. Ang dulas ng kamay ko. Oops, ang dami. So ito, enough na siya for two. Ang dami kong nailagay. Kailangan daw sobrang gentle kasi under eye siya. And mas delicate to compared sa other parts ng face. Mas madali siyang magkulubot pagka nahihila. Nilalagyan ko din yung lids ko. To dry this out, ito naman yung gagamitin mo kasi ito daw yung parang pinaka-gentle yung pressure compared to other fingers. So, sige, ganyan natin siya. Meron kasi akong crow's feet, yung parang mga lines dito sa mismong dulo, parang gumaganyan siya. So, dapat talaga, hindi ko na kinakalimutang mag-eye cream. Pero, alam nyo, malaking bagay nag-eye cream kasi napansin ko na simula na nag-eye cream ako, hindi na kasing lalim nung mga lines ko before. Tapos, mas lesser na mag-crease yung concealer.
So that is it for the nighttime routine sa Korean skincare. Pero kasi talagang mas marami lang ginagawa sa gabi kaya ang tagal niya. Siguro in total around mga 40 to 45 minutes bago ko natapos lahat. Kasi sinunod ko talaga ko ilang minutes yung sinabi sa packet and medyo pinutiyo ko ng konti bago ko i-layer yung susunod. So 9 steps siya sa gabi. Pero sa umaga, yung additional mo lang would be a sunblock, a sunscreen. What I have is this COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Sun cream yung tawag nila sa sunblock. This has SPF 50 in it. And ang maganda sa kanya, it also serves as my primer pag nagmamadali ako. Madikit siya sa foundation but not like yung sticky level na pag nagsiswimming ka, yung pang sunblock. Hindi naman ganun kalagkit. Tapos wala rin siyang naiiwan na white cast sa face. So umaga naman guys, mas konti. So 7 siya. Tinawag lang siyang 10 kasi pag kinumpleto mo lahat ng steps, 10 talaga siya. Pros ko para dito sa regimen na to, pag gising mo sa umaga talagang mararamdaman mo na well moisturized talaga yung skin. Syempre ba naman, ikaw ba naman ang maglagay ng sandamakmak na moisturizer sa face? Sobrang plump niya tingnan, nakakabata talaga siya and nakaka-fresh. Yun yung pinaka-okay na pro na naiisip ko for the skincare regimen. Yung pinaka-hindi naman okay sa akin, sa kon, ang tagal talaga niya. Tipong pagka inaanto ka na sa gabi, ang dami mo pa rin gagawin. Tapos sa umaga, pag nagmamadali ka, ang dami mo pa rin gagawin. Pero nasa iyo naman yun, kung gaano mo pinapahalagahan yung skin mo, you will make time kung gusto mo talaga. Ika nga nila, pag may gusto, may paraan. Kaya nasa sa'yo na yan. Ako, sabi ko sa sarili ko, hindi na muna ako gaganong bibili ng makeup. Kasi parang nakakalimutan ko yung skincare na side. And to think of it, kung talagang inaalagaan mo yung skin mo, you will need lesser makeup. What I'm talking about is yung daily. Kasi diba pag daily, lesser makeup kasi wala ka na kailangan i-conceal. Pero kung tipong mga events, of course, kailangan mo pa rin mga full coverage and like that. Ayan mga friends, I'm ready to sleep. I hope you learned something today. Nasa sa inyo na yan. I leave it up to you kung you'll be pursuing this one. And malalaman nyo naman sa vlogs ko kung okay siya. Pero so far, so good. Wala nagbe-breakout sa akin sa mga products na ipinakita ko sa inyo. And wala naman akong na-experience sa allergic reaction. All of the products I mentioned in this video is available sa glowbloomandglow.com and meron din silang Facebook and Instagram. It's the same username or handle, GoBloomAndGlow. Nag-offer din sila guys ng free shipping pagka naka 1,500 pesos and up ka. So that is it for this video. I hope this helps and sana nakadagdag ako ng learning sa inyo. If you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!